Hi guys! Welcome back dito sa ating munting channel. So for today ay tungkol naman ito sa Solitaire Blitz application. Dahil nga po dito guys ay gagawa natin siya ng live proof of withdrawal and step by step kung paano natin siya ilipat sa external wallet papunta na sa ating mga Gcash wallet. Alright, panoorin mo lang itong ating video dahil pag-uusapan natin step by step kung paano natin mag-cash out yung ating earnings dito sa kanilang platform. So before we start, ay kung bago ka lang dito sa aking munting channel at hindi pa nakapag-subscribe, please consider subscribing now and then huwag kalimutang i-turn on yung notification bell para nga po updated ka lagi sa mga videos na ating ina-upload dito sa ating channel. So yung ating mga content dito guys ay regarding sa mga earning applications and websites na kung saan nga po ay pwede natin siyang mapagkakitaan ng libreng pera gamit lang ang ating mga cellphone habang nasa bahay lamang. Ayan, ito na yung dashboard ng kanilang application. At sa mga gustong itry itong application, ay nagawan ko na siya ng tutorial kung paano mag-register, paano kumita, at kung paano mag-set up ng wallet. So ilagay ko na lang yung video link, pati yung download link nitong application para makapag-start kayo guys. At syempre, panoorin mo yung video ko dito para may idea ka kung paano makapag-earn dito sa kanilang application. Kasi pag nag-install ka lang, tapos hindi mo naintindihan yung mga ways of earnings, ay malabo talagang kumita ka guys sa mga ganitong klaseng application. So libre lang siya, hindi na natin kailangan mag-invest or mamuhunan dito guys para makapaglaro sa kanilang game application. Alright, for now, mag-focus muna tayo sa withdrawal dahil mahaba-habang lakbayin natin guys. Ayan, click muna natin tong shop. And as you can see dito guys, meron tayong balance na 2,605 RLY token or rally token. So ito yung ating i-cash out papunta sa external wallet at sa ating Gcash wallet. So ngayon, ilagin na natin yung ating wallet na nakakonect dito sa application. Alright, ito na yung kanilang wallet. We're in website lang siya guys. And then, ito yung sinasabi ko na dapat panoorin nyo yung aking first video para malaman nyo kung paano mag-setup ng wallet. So, mag-login muna tayo ng ating wallet number. And syempre, meron tayong OTP na ma-receive sa ating phone number na ginamit dito sa pag-register. Input lang natin dito, 770371. Tapos, confirm. Diba guys, as you can see dito, kung ano yung balance natin dun sa kanilang game application, ay pareho din yung mag-reflect na balance dito sa ating wallet. Dahil nakakonect yung ating wallet sa kanilang game application. So ngayon, pwede na natin i-cash out yung ating earnings. Punta na tayo sa ating wallet na pagpasahan. So ang gagamitin ko dito guys sa pag-cash out ay itong MEXC Global. And then aside sa MEXC wallet guys, ay pwede din kayo gumamit ng KuCoin wallet and Hobi. So kayo na bahala dyan kung saan yung mas prefer mag-cash out ng inyong earnings. Ayan, kung gusto nyong gamitin itong wallet na ginamit ko guys, ay install nyo lang siya sa Play Store. Ayan. Dito kasi sa wallet na to guys, ay hindi na natin kailangan mag-verify. So proceed na tayo sa next step. Click na natin tong deposit. Tapos, search lang natin dito yung RLY token. Ayan, lumabas na siya guys. Tap lang natin yan. And click natin tong ERC20. Tapos, ito na yung ating QR address and itong wallet address.
So i-copy natin to guys, click natin tong clipboard na icon. And then balik tayo dito sa ating wallet, sa Joyride wallet. Tapos click na natin tong withdraw. Alright, as you can see dito guys, yung kanilang network ay Ethereum, tapos yung Solana ay coming soon. So dito natin i-paste yung ating wallet address na kinopya kanina. Alright, hindi po siya gumana guys, tap lang natin itong blank and then paste. Alright, ito na yung ating wallet address na kinopy doon sa ating MEXC Global Wallet. Tapos, dito naman sa amount, pwede nating i-click tong max guys. Ayan, ubusin natin yung laman ng ating wallet. And as you can see dito guys, mayroong nadagdag na 10, nagiging 2,615 RLY. So dito pala sa kanilang withdrawal guys, ay walang minimum amount. Pero, meron siyang deduction fee. So ito yung mababawas sa ating transaction for now. Yung ating 2,615 ay mabawasan ng 591 RLY token. So, sobrang lucky guys, no? So, ito po yung disadvantage pag naka-Ethereum yung ating token dahil malaki talaga yung gas fee or network fee. But anyways, proceed lang tayo guys since libre lang naman itong nakuha natin galing sa kanilang game application. Alright, click na natin itong confirm. And then, meron tayong ma-receive guys ng mga verification code sa ating email and sa phone number. So, mag-input lang tayo dito ng verification code. So, after mo ma-input lahat dito yung verification code, click na natin itong submit. Ayan, withdrawal request submitted. So, okay lang natin siya. Tapos, maghintay daw tayo guys ng up to 30 minutes bago papasok sa ating external wallet. So, ito yung time natin guys sa pag-cash out, 3:49 PM, July 3, Sunday. A few minutes later. So, ito na nga guys, 5 minutes, nag-success na yung ating deposit. So, open natin yung email. And as you can see dito, naka-receive tayo ng 2,033 RLY. So, i-open na natin yung ating wallet. Punta tayo dito sa wallet. Tapos, click spot. Alright, nag-reflect na dito sa ating balance. Yung 2,033 token guys ay equivalent to 74.63 US dollar. So, next natin gawin dito guys ay i-sell natin yung ating RLY token. Ayan, click natin tong trade. Ayan, palitan lang natin to guys. Tap natin yan, tapos search natin yung RLY to USDT. Ayan, ito na siya guys. Tap natin. And then, click natin tong sell. So, itong limit guys, palitan natin yan ng market para mas mabilis. And as you can see dito, ito yung ating balance, no? Bali, i-drag lang natin tong bar papunta sa 100%. Ayan, 100%. Tapos, click na natin itong sell RLY. Sell. Submitted successfully. So, refresh lang natin yung app. Balik lang tayo sa wallet. Ayan, yung ating RLY ay nagiging USDT. So, ngayon guys, para makash out ko itong aking earnings, ay yung gamitin ko dito ay CoinsPH Wallet. So, hindi pa tayo pwede mag-direct sa Gcash dahil wala pong cryptocurrency sa ating Gcash. So, kailangan nyo ng CoinsPH Wallet. Balik tayo dito sa trade. Ayan, search lang natin dito guys, XRP. And then, tap natin itong XRP to USDT. Tapos, huwag mo nang palitan itong buy. And then, itong limit, palitan natin siya ng market. Ayan, tapos itong bar, drag lang natin to 100%. Just click na natin itong buy XRP.
by XRP and successfully submitted. So balik ulit tayo sa wallet. Ayan, ito na siya guys. Nagiging XRP na yung ating USDT. So punta naman tayo sa ating CoinsPH wallet. Ayan, ito na yung ating CoinsPH wallet. Click na natin tong crypto. Ayan, as you can see dito guys, meron tayong balance na 104 XRP. So ito yung itap natin. Tapos click receive. Show my XRP address. Ayan, ito yung ating wallet address. I-copy lang natin siya. Pati itong ating destination tag. Copy. And then, balik tayo sa ating MEXC wallet. Alright, click na natin itong withdraw. And then, tap natin itong ating XRP na balance. So, meron mga agreement dito guys. Check lang natin lahat. First time natin gumamit sa kanilang wallet. Confirm. So, kailangan muna natin dito guys i-enable yung Google Authentication and SMS Authentication. So, mag-install lang kayo ng Google Authenticator. Ayan. Next lang natin. Next. Tapos, copy natin itong ating code. Punta tayo sa ating Google Authenticator app. Click natin itong plus sign. And then, enter a setup key or key. Key na noon. Key. Lagyan lang natin siya ng account name. M-E-X-C. Tapos, i-paste lang natin dito yung ating kinopya kanina na code. And then, add. Alright, pagkatapos ma-add, balik tayo sa ating MEXC. Click natin tong link. And then, kailangan ulit natin mag-login ng ating password, email verification code, tapos ito na ang Google Authenticator code. And then, punta na tayo sa ating Google Authenticator app para makakuha tayo doon ng code. So dito guys, pabilisan lang siya. Seconds lang mag-expire na yung ating code. Dapat mabilis tayo dito mag-input ng code. Ayan, hintayin natin mag-start para hindi tayo maabutan sa expire. Copy. And then balik sa wallet. Click submit. And then after, pwede na tayo makapag-cash out. Tap ulit natin tong XRP. Dito na natin i-paste yung ating wallet address na kinapi natin kanina sa ating CoinsPH wallet. Tapos, dito naman sa MIMO, maglagay tayo dito ng destination tag. After dyan, click na natin itong all. Dito naman sa withdrawal remarks, optional lang siya. Punta na tayo dito sa confirm. So, ito yung ating wallet address ng ating CoinsPH. Yung ating destination tag, XRP yung network, and then yung trading pair, XRP. Tapos yung amount na ating isend ay 239.38. And syempre, mababa lang yung kanilang transaction fee, 0.1. So confirm na natin yan. And syempre, kailangan ulit natin guys ng email verification code and Google Authenticator code. So, dito sa email, click lang natin itong get code. And then, punta tayo sa ating email para makuha yung verification code. Ayan na siya, withdrawal request or verification. Ayan, makikita natin dito yung ating withdrawal amount, tapos ito yung ating verification code. Copy lang natin yan. Balik tayo sa ating wallet. Paste natin dito. And then, punta naman tayo sa ating Google Authenticator app. After dyan, click na natin itong submit.
Alright, processing na yung ating payout. So hintayin na lang natin siya guys na ma-receive or mapasok sa ating Coins PH wallet. And as you can see dito guys, pumasok na nga po yung 239 XRP. So open natin yung ating Coins PH wallet. Balik tayo sa crypto. Alright guys, nadagdagan na yung ating balance ng 239 XRP. So pwede na natin siyang i-convert into PHP para ma-transfer sa ating mga GCash wallet. Tap lang natin tong ating balance. So hindi ko muna i-convert tong aking XRP guys to Philippine Peso dahil sobrang baba ng price. Bale, ituturo ko lang sa inyo kung paano mag-convert at kung paano ma-transfer sa ating GCash. So click natin tong sell. And then halimbawa mag-input tayo dyan ng 239. Ayan, yung ating 239 na XRP ay nagkakahalaga into peso worth 4,048 pesos. So ito po yung ating kinita guys galing sa Solitaire application na libre lamang. So imagine that, wala tayong nilabas na puhunan and then nakapag-earn tayo ng 4,048 pesos. So pagkatapos dyan, click mo na tong slide para ma-convert. And then after mo ma-convert guys, mapunta na yan dito sa ating Philippine Peso na balance. Balik lang tayo sa home. Ayan, dito yan mapunta guys pag na-convert natin yung ating XRP. So pwede na natin siyang ilipat sa ating mga GCash account. Click na natin tong cash out. Ayan, pwede natin siyang i-cash out via banks, e-wallets or GCash, GrabPay and other e-wallets. So click natin tong GCash since ito naman yung ating tutorial. Tapos mag-input ka lang dito ng amount, halimbawa 4,000. Tapos piliin mo lang tong InstaPay and then click next. And after dyan guys, mapunta na agad yan sa ating mga GCash wallet. Alright, ganun lamang po dito guys mag-cash out sa Solitaire Blitz. Medyo maraming pagdadaanan na wallet guys bago mapunta sa ating mga GCash. So I hope masundan nyo lang yung ating step by step tutorial. Medyo nakakalito siya. Alright, that would be all for today. Maraming maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka lagi sa mga earning apps and websites na ating sinishare dito sa ating munting channel. Bye guys!